Kung si Coach Tom Baldwin ay hinangaan si Kobe Paras, bakit marami pa rin sa ating mga Pinoy ang kumukutya sa kanya? At yung iba dyan eh, masasakit ng mga salita ang binibitawan sa batang gusto lamang eh makapagbigay ng karangalan sa ating national team. Noong second window ng FIBA Asia Cup, marami tayong hindi alam kung ano nga ba ang tunay na nangyari, kung bakit yon ang naging resulta ng laro niya. Ultimo si Coach Tab Baldwin, mga idol, humanga at sinabi pang elite player si Kobe. Sana sa pagkatapos ng video na ito, mga idol, supportahan pa rin natin si Kobe Paras. Pero bago yan, please subscribe, mga idol. Click that notification bell button at like ang video na ito bilang pagsuporta sa ating channel. So yun, marami sa ating mga Pinoy fans ang hindi natuwa sa naging performance ni Paras sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Kahit ako, mga idol, aminado ko ron na hindi talaga ako na-impress sa ginawa niya. Ang hindi natin alam, grabing sakripisyo pala ang ginawa ni Kobe para mapunan labang ang kakulangan sa lineup na ito ng Gilas. Simple lang naman ang naging sagot ni Coach Tab kung bakit hindi maganda ang performance ni Kobe. Ito'y dahil sa ginawang power forward ang dapat na small forward position ni Paras. Huwag na sana tayong manibago dito, mga idol. Dahil sa ating liga dito sa Pinas, eh madalas ngang mangyari ito. Yung ibang guardiang galing sa US nagiging forward pagdating sa Pinas. Yung iba naman forward sa Amerika ay dito pagdating ay nagiging sentro. Yan na talaga ang naging kalakaran dito sa atin dahil sa malayo ang average height ng mga manlalaro natin compare sa mga pangunahing liga sa mundo. Sa kaso ni Paras, hindi man siya nakatulong sa scoring, umambag naman siya sa depensa. Partikular sa average rebound nito na mayroong 5.5 rebounds sa 2-game series nila kontra Thailand. Ang pinagbasayahan ng coaching staff para gawing 4 si Paras ay ang height nito. Isang 6'6 na player na maaasahan sa ilalim dahil sa lakas at laki ng katawan niya. Noong sa UAAP, mga idol, nag-average lang naman siya ng 16.1 points, 5.1 rebounds at 2.5 blocks per game at napabilang pa sa UAAP Mythical Team. Giit ni Coach Tab, wala daw siyang narinig na complaint galing kay Kobe noong ginawa siya nitong power forward. Sakripisyo lang talaga ang ginawa ng batang ito. Siguro mataas ang expectation natin sa kanya na makakakita tayo ng mga highlights dunk o kung ano pa mang kayang gawin ni Paras. Nasanay kasi tayo, mga idol, na madalas itong gawin ni Kobe sa UAAP at maging noong medyo bata-bata pa siya noon. 5 years ago pa nga nag-champion siya sa dunk contest sa ginanap na 2015 FIBA 3x3 Under-18 World Championship. Ilan lamang ito sa dahilan kung bakit mataas talaga ang expectation natin sa kanya. Para kay Coach Tab, extraordinary daw ang attitude ni Kobe. Gustong gusto pa rin daw nitong maging isang great player at laging tatak sa kanyang isipan ang pagiging competitive. Kung athleticism naman daw ang pagbabasehan, elite at one of the best athletes si Kobe ayon sa veteranong coach na ito. Sinabi pa niya na malaki pa raw ang room for improvements kay Kobe at hindi malabong maging star player siya sa Pinas. Malaki lang daw talaga ang naging expectation ng mga fans at ang naging pressure kay Paras at laging inaabangan sa kanya ang highlight plays. Tila ba hindi daw alam ng mga maraming fans ang tinatawag na quality basketball. Eto daw kasi ang magpapatagal sa karir ni Kobe, ang pagiging quality basketball player. Sa madaling salita, mga idol, huwag puro showtime. Kailangan gawin ang kinakailangan ng kanyang team. Idol, anong masasabi mo kay Kobe Paras? Please leave a comment and do subscribe na rin for more basketball updates.